Hello guys, and welcome back to my LoveLUZZY channel. I hope you enjoy watching. Habol ito for New Year's Eve. Ibigyan ko kayo ng mga tips to follow before the New Year's Eve so you can do it if you like. Walang mawawala kung ipalo natin yung mga traditions ng mga forefathers natin, customs and traditions. Before everything else, I'm gonna give my disclaimer. Lahat nung nasa video ko, all the contents of my videos are from my experiences, from other people's stories, from books that I read and magazines, from watching TV and internet. These are all compilation of what I'm telling you in my videos, especially this one, the good luck for the New Year's Eve. I'm not a professional, I'm not a teacher. These are all compilation from different sources. If you like to follow it, do it. If you don't like, it's okay. This is not about religion. This is about universe. The good luck and the feng shui, they are all from universe, not a religion. It's about the yin and the yang, the wind, the water. There are meanings. So if you believe, thank you. If you don't, it's okay. But me, I believe. But first of all, also we pray. We pray to God, to Father God, to Father Jesus. That's the most important. We pray to Him for our daily, everyday life. And this good luck and feng shui, they are only help in our everyday life. It's not a religion. I'll give you some tips before the New Year's Eve. So, as usual, yung mga dating alam na natin, yung maraming foods on the table with fruits, 12 kinds of fruits, round fruits. Alam na natin yan. Kailangan maraming pagkain sa table para masagana yung pag-greet at pag-welcome natin sa year 2020. Another tips besides hanging the bunch of grapes at the door, you hang at the front door the bunch of grapes and at the window. So we do that. I do that also. And serving of fruits. And at midnight, at 12, when the family eat together, of course, after that you eat the 12 pieces of grapes. You eat one and then you make a wish, and then another one and you make a wish up to the 12, because there are 12 months in a year. So you eat 12 grapes with wishes. You put money, the money bill, peso bill or dollar bills, you put under the carpet, near the door, under the carpet, and put some coins. And then at midnight also, you, before midnight, you have money in your pocket, coins, and then on your wallet you put money, coins also in your bags. They said you're gonna wear a new dress on New Year's Eve. Bagong damit, and then yung kulay red na
magkulay red ka daw na underwear para yon, good luck. And then before midnight, kailangan in the morning, pag hindi pa kayo nakapaglinis ng bahay, you clean the house, you sweep the floor, you throw out all your garbage, you laundry everything to be clean, you sweep the floor, and then you shower. And after 6, wala nang ganun, wala nang maglinis, wala nang magwalis, wala nang magtapon ng basura. Sa umaga lahat yun. So after 6, malinis na lahat, nakapag-shower ka na rin. And then bayaran mo daw lahat ng mga bills mo. Mas maganda raw walang bills na babayaran pagpasok ng 2020, ng another year, new year. Wala kang utang. And then lahat daw ng galit at sama ng loob, iwanan mo na sa old year. And then you welcome the 2020 with happiness. Kalimutan mo na daw lahat yung grievances. 2020 with happy hearts, good hearts, joyful heart. Yun. Pero before 12 o'clock, bukas daw lahat yung ilaw. Lahat ng ilaw bukas. And then at 12 o'clock, bubuksan mo yung pinto at saka yung mga bintana with open lights, lights on. And then, sasabihin mo daw, go out na yung 2019, the old year, go out na. And come the happy 2020, i-welcome mo na sa pinto na kabukas ka sa mga bintana. Mga 5 minutes to 10 minutes, pwede mo na ulit isara yun. And then kung mahilig ka mag-travel, you are adventurous and you like to travel like me. So siguro gagawin ko to ngayon. Pag magta 12 o'clock na, kukunin mo yung suitcase mo. Maglalakad ka na all around the house. Pagulong-gulongin mo daw yung suitcase mo. O mas better daw pag sa labas ng bahay, dyan sa mga pathway, maglalakad ka. Dala mo yung suitcase mo. Paikot-ikutin nyo sa bahay nyo yung suitcase nyo. May laman o walang laman. Walk around the house. And then, magtapong ka ng mga coins sa lahat ng kwarto. Yung mga room, tapunan mo ng mga coins. And that is good luck. And you can sing also the song Old Lang Syne ba yun? Old Lang Syne. Hindi ko alam ang wordings nun eh. Pero sa nabasa ko, at 12 midnight, you can sing that. And then you kiss everyone. You kiss each other in the every member of the family. And have a glass of water, one big glass. And you drink, you sip. Guys, sip lang. All members of the family will sip that water in one glass. Yon. Pag ano naman sa pagkain, ang lucky daw na ihahanda natin ay yung pork. Kahit anong luto ng pork. Kami hamang luluto ko. Pork, wag daw chicken, wag turkey, wag daw lobster, wag chicken at saka turkey. No, 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 no for the New Year's Eve. Kasi daw yung mga yon ay they scratch backward. And isang kahig, isang tuka. So, you serve pork. At ngayon ko lang din nalaman, yung palang lentils, black beans, and black eye beans, yung puting beans na may black sa ano, sa dulo, yung parang may matang black. Lucky pala yung iserve. Igigisa mo siya sa pork and then you put green leafy vegetables, mga spinach,
color green dito sa US. Kung sa Pilipinas naman, may spinach din dyan. O pag wala, di yung kangkong, basta green. Pag nagisa mo na yung lentils or black eye, ang tawag dun eh, black eye beans sa tayo. Hindi ba, nagisa mo na, papatungan mo na siya ng green leafy vegetables. Ayun nga, yung pansit, tsaka mga spaghetti, yung mga noodles, alam nyo na yan. For long life. And then yung mga matatamis na malalagkit, yung sticky, good daw yan for New Year's Eve, like biko, yung mga suman, leche plan siguro, malagkit din naman yun. Pero ako gagawin ko, ano, biko. Palang kumain ng sauerkraut ba yun? Yung mga sa Chinese, yung katulad ng mga kimchi, yung mga ganyan. Maganda daw yan iserve sa, ano, sa New Year. Pantry mo, tsaka yung cupboard mo, puno na ng mga pagkain, yung mga daily needs, yung mga rice, sugar, salt, yan ang importante. Kailangan puno na yung mga lalagyan mo, tsaka yung cupboard mo, kompleto na yan, kung ano yung mga ginagamit mo, patis, toyo, oil, kailangan nandiyan ang lahat sa cupboard. So that, lucky. Lentils, black eyed peas ang tawag, noodles, rice, yan. At saka lahat ng mga, may mga basag-basag na mga gamit, mga baso, kahit konti lang daw yung basag. I-ano na, itapon na, i-dispose na. And then you put on the table, pag nag-serve na kayo ng maraming pagkain before midnight, kailangan meron kayong salt, rice, sugar, sa ano, ibabaw ng table, at saka bulak. May bulak, mga ano lang, one bowl sigurong bulak. Para daw yung buhay ay magaang. Pati lahat ng pumapasok na mga swerte, magaang sa buhay. So you put bulak, cotton. Yung lahat ng mga nararamdaman mo, yung lahat ng sama ng loob, mga galit, mga grievances, susulat mo sa ano, papel. Sulat mo sa papel. And then, susunugin mo na siya at itatapon mo yung lahat ng mga negative. Yung mga depressing na mga nangyari sa iyo, i-let go mo na yung mga bad memories, sunugin na dun sa papel na pinagsulatan mo. At sa pagdating ng 2020, wag nang pag-usapan yung nangyari sa 2019. Wag nang pag-usapan yung nakaraan. Iwanan na daw doon sa 2019. Kalimutan na, sinunog mo na nga yung ano eh, yung papel. At pag 12 midnight na, maggawa kayo ng noise. Para yung bad energy, saka bad spirit, umalis sila. You can play drums, you can play music loud. Yung iba, firecrackers. So, magpaingay na lang kayo ng mga drums, mga palanggana nyo. Yung mga kutsara nyo, paingayin yung mga palanggana dyan. Ayan. Ako, music. Yung stereo. Lakasan yung music. Para ano, umalis yung mga bad. Pag January 1 na kinabukasan, huwag muna kayong maglilinis, huwag muna kayong maglalaba. Second day na kayo maglinis. Mga January 2 na. At saka, huwag daw aalis ng January 1. Kung gusto nyo, magbayad ng utang. Kailangan, walang utang. Okay, comment nyo. Para malaman ko rin yung alam nyo na hindi ko alam. So guys, I hope you like my topic.